muna yung Resolution 10. I-justify ninyo. Kasi doon ako maniniwala sa inyo, tatahimik ako. Pero as long as hindi sinasagot yung Resolution 10, I am telling you people of the Philippines, huwag kayong magtitiwala kahit sino man sa kanila. Mga magnanakaw eh. Sorry ah. Sorry sa mga tinatamaan. Pero yun nga eh, you allowed yourself to be driven, to be sucked into a syndicate. Let me call it that. Syndicate na mga ninakawan ng taong bayan. Kasi, puta, mali naman talaga kasi saan yung daan eh, Resolution 10. Pirma ka. Honorable ka. Walang resibo. Ang Resolution 10. Doon ako nagising eh. Tama. Maraming salamat kay Sas Rogando. Sason. Itong bata na ito, bata, matanda ka rin si Sas eh. Pero, itong beauty na ito, si Sas, masalamat kayo sa kanya. Huwag niyong wawalang ngayon. Kasi, yung nilabas niya yung Resolution 10, ang laki ng naiambag niya sa bansa natin. Mm. No, malaking naiambag. Magkakaroon ng pagbabago ang laking utang na loob ng bansa natin sa kanya. Kung matuloy yung pagbabago, mawala yung corruption zero, it started with Sas. And sa I recognize. Kaya bravo kay Sas. Sas. Yung iba rin vlogger, may kanya-kanya kayong mga strength. Pero ang request ko sa inyo, magsanib kayo, magsalita kayo. Hindi yung views, hindi yung rating, hindi yung parami na subscriber. You find it in yourself na mag-usap kayo and then isipin nyo, how can you inform yung mga taong bayan? How can you tell yung mga subscriber ninyo? Sama-sama tayong baguhin ang Pilipinas. Kasi kung hindi mangyari yan, good luck Philippines. Itong kasamaan na to, ang gagawin nyo na magpapalit lang tayo, nandun pa rin the same baloni. And then the same characters. Wanting to be re-elected in 2025 and wanting to become Vice President of Stara in 2028. Ganun din, the same baloni. Have to wise up Filipino people na mag-ano tayo, tapusin natin. Full of nation approach. Tapusin natin. For the benefit ng children natin, ng mga apo-apo natin. And we can do it. We can do it. Sabi ko nga sa inyo, paano ko malalaman? Ay, 11 piyesa niya. Paano? So, yung hunch, yung playing it by hunch, tsaka yung analytical, and then yung logic, kaya gusto ko yung laro. Kaya gusto ko yung laro. And then, psychological, may bluff, etc. And yun nga, yung position advantage is better than peace advantage. No? Dapat ganun yung atin. Position advantage. Nandun yung June 12, nandun yung dami ng tao, di ba? Nandun yung timing, position advantage kesa sa peace advantage. Sabi ko nga eh, de-declare sila ng martial law, ano yung sasagot natin? Na, di ba? Tatlong piyesa lang natitira sa akin. Armed Forces of the Philippines, PNP, saka yung plus, taong bayan. Pwede niyong ipanalo. Kahit overwhelming yung kalaban, pwede niyong ipanalo. So, it's just the right positioning, the right maneuver, and then understanding kung anong kartada ng kalaban mo. Anong future na, ano yung intention niya, ano yung ginagawa niya. Balak ni pag-declare ng martial law. Kaya nauna ka, iniisip mo na kung ano yung sasagot mo sa martial law niya. Diba? So, yun yung laro, Game of the Generals. Hindi chess. Hindi ko sasacrifice yung etc. Kaya kahit natitira na lang sa akin, tatlong piyesa, AFP, PNP, tsaka yung taong bayan, wala ko sasacrifice, pinoprotektan ko yung flag. Yung plug ko ngayon ang kikilos para ikulong yung plug niya. Di ba? Yung ganon. Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At God bless po sa inyo lahat. Bless a Holy Tuesday po sa inyo lahat.
At ito po, matutunghayan po natin muli ang ating magiting matikas na si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So dito, ipapaliwanag niya kung ano yung laro niya. Yung laro niya, yung mga games niya. So iyahalin tulad niya to sa mga strategies, mga estratehiya, kung paano o kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin pagka tayo may problema, at ginagawa niya ito, sinusuri niya at ano ang solusyon. So nagbabangga, solusyon. Ayun po, sa problema. So dito, inialan tulad niya ang logic niya sa Games of the Generals. Kasi national champion po siya nun. So ito, ipapaliwanag niya kung paano yung laro ng Games of Generals na po pwedeng gawin sa mga bawat problemang ating nararanasan dito sa ating mundong ginagalawan. Mapakaganda po. At hinalintulad din niya yung chess na naglalaro siya pero ayaw niya yung chess eh. Sa Games of the Generals siya. Strategic. Strategiya. Kung paano mananalo sa agos ng buhay. Yon. So, tunghayan po natin guys. At bago po ako magsapol, ako po ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At gayon din naman, ang YouTube channel na si Sir, na kay Sir Dado, ito po ay ang Pinoy Survivor. Bulubuli ka na naman, DIY KKB. Pasensya na po. So, ayun. Tunghayan na po natin. Magaganda po ang kanyang mga paliwanag dito. So, guys, ang aking lang pong payo sa inyo, read between the lines. Kagaya rin po ito ng ating banal na kasulatan. Minsan, hindi nyo maintindihan. May sinasado na talata. Tapos, hindi natin maintindihan. So, gaya din na sa Biblia, read between the words of the Holy Bible. Dito naman kay Sir Dado, read between the lines ng kanyang mga sinasabi. Madali lang po itong itindihin, guys. So, simulan na po natin, guys. Ang brilliant mind, brilliant ideas, kung ano yung problema, susuriin nyo, at pag nasuriin nyo, ito na po yung solusyon na binibigay ni Sir Dado, pagbanggain nyo, panalo. Amazing! Po. So, guys, ito na po. Go ahead, Sir Dado. Captain General Clemente Enrique Jr., ng Scout Rangers, ang matikas na general ng taong bayan. Gusto nyo, paabutin ko ng 30 eh. Mag-comment kayo dito kay DIY KKB, mag-comment kayo sa akin, puntahan nyo ako, mag-comment kayo. So that, madagdag ko, kasi sasabihin ko naman, meron na. Makikita nyo naman na nagloon na. So, think I have covered almost everything. And all the rest, magtitira naman tayo dun sa susunod na leadership. Kasi alam naman natin, kaya nila eh. Pero yung ilagay ninyo yung parameter na ganyan, ito yung kikilusan ninyo, maliwanag, taong bayan na may gusto. Walang pasikatan dito. Kaya kung may babaguhin, hindi yung maapektado yung si BP Sara, hirap na hirap siya to justify. No! Gusto nga ng taong bayan, justified yon. Gusto na ng taong bayan. Kaya sorry, yon ang authority na binibigay natin sa kanya. Kukunin natin yung authority na kay BBM, niloko tayo o hindi tayo masaya, incompetent, etc., etc. Huwag nyo kaming takuti na martial law. Kami magde-declare ng martial law. Taong bayan. Muna dapat matutunan ninyo. The power is in you. Pero yung 1,000, 20,000, 50,000, 100,000, 1,000,000. Wala. The power, yung parang ano yan eh, parang yung sa Marvel, no? Kung merong ganong kwento-kwento na kung ikaw lang nag-iisa, mahina yung power mo. Mm-hmm. Pero pagka isang buong ring kayo, taken together, yung malakas kayo. Ano mm-hmm. ng taong bayan? That's why it has to be marami tayo. Majority.
majority wins, majority masunod. Ngayon, kung ngayong Bongbong et al. Sila, magpakita na madami, good luck sa inyo. Mm. Sila yung masunod. Demokrasi eh. Mm. Kaya dapat tumayo kayo. Sabihin nyo na, ayaw namin ang ganito. Ayaw namin ninanakawang kami. Mm. Eh sila magtanakaw ang gawin eh. Para na, parang problema. Huwag kayo magpaloko sa mga current na crap ngayon ng mga politiko sa Senate at sa Congress. Niloloko kayo. Mm. Eh huwag kayo magagali sa akin, mga senator at congressman. Totoo naman eh, bago kayo magsalita against me, sabihin nyo na muna, sagutin nyo sa Resolution 10. Yun yung hamon ko. Kasi bago kayo magsalita laban sa akin, bago yung sabihin gago ko, siraan ng bait o whatever, bago kayo maggawa laban sa akin, mga inan nyo, sabihin nyo na muna yung Resolution 10. I-justify ninyo. Kasi doon ako maniniwala sa inyo, tatahimik ako. Pero as long as hindi sinasagot yung Resolution 10, I am telling you people of the Philippines, huwag kayong magtitiwala kahit sino man sa kanila. Mga magnanakaw eh. Sorry ah. Sorry sa mga natamaan. Pero yun nga eh, you allowed yourself to be driven, to be sucked into a syndicate. Let me call it that, syndicate ng mga ninakawan ng taong bayan. Kasi, mali naman talaga sa inyo daanin, Resolution 10. Pirma ka, honorable ka, walang resibo. Okay, sabihin nyo sa amin na nagpapagawa kayo resibo. O di, sige, puboto namin kayo. We will even reappoint you kung kinakailangan namin ng Senado. Pwede pang maging vice presidente yan pag naalala ng tao. Uy, eto yung politiko na sumita sa Resolution number 10. Ha? Pwede sigurado yan, naalala ng tao yun kasi sa corruption, di ba? Pwede pa maging vice presidente yun pag higher position. Ako, I will campaign against that senator running for vice president eventually. Mm-hmm. Sara. Example, Robin. Mm-hmm. Maganda yung ginagawa ni Robin para kay Pastor Kibuloy. Di ba? Bravo. Bravo. Walang iwanan. Ganon din si Bongo at si Pato. Tatlo na sila maglaban-laban. Eh si Tulpo, nagpapakitang gilas na naman kasi nasa pawan siya ng tatlo doon sa rally. O, di nag-imbestiga na naman si Tulpo doon sa PCSO na sinasabi 20 tinamaan sa isang buwan. Pero tinamaan ko. Okay, sige, bravo. So, even, tapos si Amy, eh, ino-question na yung kapatid, etcetera, etcetera, pakit-pakit sa mga Duterte. O yan, lima na yan tatakbo. At si Risa, baka may gusto pang tumakbo. Mga animal kayo, ako tatakbo para lalabanan ko kayo. Anim kayo, sige, mag-hati-hati kayo ng boto, ako tatakbo. Yes. Tatakbo palabas. Narinig nyo. Marano pa akong bigla dahil sa mga gagong yan, oh. Mag-hati-hati yung boto. Pero seriously, ayaw kong maloko ulit kayo. Ayaw kong maloko kayo. Kasi paulit-ulit tayo. You keep on trusting the wrong people. Pakitaan kayo ng konti. Bravo, bravo, kalimutan ninyo. I have nothing against them, pero look, simple lang, Resolution 10. Doon ako nagising eh. Tama, maraming salamat kay Sas Rogando. Sas. Itong bata na ito, bata, matanda na rin si Sas eh. Pero, itong beauty na ito, si Sas, masalamat kayo sa kanya, huwag niyong wawalang ngayon, kasi yung nilabas niya yung Resolution 10, ang laki ng naiambag niya sa bansa natin. Mm. No, malaking naiambag. Magkakaroon ng pagbabago ang laking utang na loob ng bansa natin sa kanya. Kung matuloy yung pagbabago, mawala yung corruption zero, it started with us. And sa I regard. Kaya bravo kay Sas. Ngayon, yung iba rin vlogger, may kanya-kanya kayong mga strength. Pero ang request ko sa inyo, magsanib kayo, magsalita kayo. Hindi yung views, hindi yung rating, hindi yung parami na subscriber. Find it in yourself na mag-usap kayo and then isipin nyo, how can you inform yung mga taong bayan? How can you tell yung mga subscriber ninyo
sama-sama tayong baguhin ang Pilipinas. Kasi kung hindi mangyari yun, good luck Philippines. Mananalo itong kasamaan na to. Ang gagawin nyo na magpapalit lang tayo, nandun pa rin the same baloni. And then the same characters. Wanting to be re-elected in 2025 and wanting to become Vice President of Stara in 2028. Ganun din, the same baloni. Have to wise up Filipino people na mag-ano tayo, tapusin natin. Whole of nation approach. Tapusin natin. For the benefit ng children natin, ng mga apo-apo natin. And we can do it. We can do it. Sabi ko nga sa inyo, kaming mga tanda, na sinasabi nga tanda, oh buhay ka pa, tanda, ganun ba? Tangin mo, mga ganun, sorry, na mga, eh nakaka-personal na, pero kami mga ganyan, dadaan lang kami. Makanas, mitmahan lang ng mga MUP na sumusuporta, ang dami nag-signify all over the country. Sir, kailan lang sabihin mo, kahit hindi tayo nagkasama nung active ka pa, ngayon magkasama tayo. Mga ganong salita, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, hindi tayo kikilos, wag na muna. Wag tayo mag-away, wag natin simulan. Yung armed forces, matino yan, tsaka yung PNP. They will realize yung power ng taong bayan. Napakasimple, yun lang dapat gawin natin. Power ng taong bayan. Shock and awe, taong bayan. Alam nyo, in-explain ko to sa vlog ko na may mga nagsasabi yung laro, master chess player si Tikong Duterte. Ako hindi ako naglaro ng chess. Siguro nung bata ako, yun lang. Pero nung tumanda ako, hindi ako nag-chess. Ang favorite kong laro na board game is Game of the Generals. Yun ang laro ko. Game of the Generals. Hindi ako general, kapitan lang ako. Pero sinabi ko sa vlog ko, national champion ako ng Game of the Generals. At yung general dyan, na laruin nyo ako, siguro manalo kayo na isa out of 100 na laro. Ang co-champion ko, si Rico Maling sa Mapua. 4th year siya nung second year ako, 5th year, ganon. Co-champion ko. Sa labanan na 12,000 yung pumasok and then nag-pair-pair na ganyan hanggang sa intent, kaming dalawa natira. Magka-teammate kami sa Mapua. Varsity player kami ng Game of the Generals. Board number 3 ako, board number 4 siya. So, board number 5. So, sabi, ang ano ko, ano bro? Ano lang tayo? Draw. Shikasa lang tayo. Ngayon, yung mga iba, yung mga taga-UE, yung mga tinalo namin, no? Yung mga taga-Lasal, Ateneo, UP, hindi, laban kayo, laban. O, ganun ba? Hindi, ano lang tayo? Hindi, pangit daw kung co-champion. Maganda, may isang champion. Hindi, sige, laro daw. Hindi, laro kami. Ako, wala, hindi ako seryoso. Anong nangyari? Ucha, binlits ako dito sa kanan ko. Binlits ako talaga. Alam niyo rin yan. Binis ako, 5-star hanggang kernel, and then dalawang spy, inupak sa kanan ko. Nalasog yung kanan ko eh, nalasog. Tatlong pyesa, ilang pyesa na lang ang natira sa akin. Tapos ang maganda dyan, yung naharangan yung plug niya, na sarili niyang pyesa. Ako, natitira dito, nakaikot, nakamaneuver na ganun. Naipit yung plug niya hanggang sa nag-draw kami. Nauna. Nag-draw kami kasi perpetual na move na gano'n lang. Ako ma-corner. Kukunti na yung beso ko eh. Maraming kanya eh. So, nag-draw na lang kami. Pero may pride pa ako noon eh. Kasi noong una, ako mingi ng draw. Ayaw niya. Sabi ko, draw na tayo? Kasi alanganin ako eh. Ayaw niya pagbigyan. Ilalaban pa, gustong manalo. Gusto maging champion. O sige, nilaro ko. Umikot ang gulong. Tapos yung bandang huli, delikado na yung plug niya, makukulong. Siya ngayon humingi na sa akin. Sabi ko, parang ayoko eh. Parang ayoko eh. Umikot ang gulong. Siya ngayon, sabi ko, sige, magdodraw tayo. Pero for the record, lahat kayo witness. Ikaw ang humingi ng draw sa akin. Ibig sabihin, ikaw yung natatalo, hindi ako. Payag na akong draw. Tinagkamayan kami. Co-champion kami. Komento natin.
Ayun guys, so kukomento ako lang ng konti yung pag-uusap namin yan, yung umikot na umikot ng gulong. Hindi ako makasingit nun eh, nung ano, ayoko kasi ma-interrupt ng husto ang pagpapaliwanag ni Sir Dado at that time. So ang pinaliwanag niya dito, umikot ang gulong, di ba? Kumbaga, talo na siya eh, natatrap na siya eh. Natatrap na siya. Medyo alanganin na kasi tatatlo na lang yung pyesa niya eh. So humingi siya ng draw. Eh hindi pumayag yung kanyang kalaban. Hindi pumayag talaga. Draw na, wag na tayong mag-away. Draw na lang. Okay na. Tigil na yung laro. Tapos so, eh ngayon, hindi pumayag nga. Di, tuloy ang laban. Eh ngayon, umiikot na umiikot ang gulong. Agos ng buhay. Umiikot na umiikot. Gipit na ako. Humihingi ako ng, peace. Peace na tayo. Ano na tayo? Huwag na tayo mag-away. Ganon. Ganon yun eh. So, umiikot ang gulong ng buhay. Agos ng buhay. Biglang nabaligtad. Siya na ngayon nang hinihinga ng draw nung kanyang kalaban, yung kanyang schoolmate nga, yung kanyang taga-umapo ang araw sila eh. So sabi, draw, siya siyempre, parang ayaw niya kasi mananalo na siya eh. Kumbaga, pwede na siyang manalo that time kahit tatatlo yung pyesa niya eh. Kaya lang natatrap na yung plug. Yung nga sinasabing yung plug ay ang taong bayan. So natatrap na yung kanyang katunggali dun sa Games of the Generals. So, umiikot ang mundo, umiikot ang gulong ng buhay, agos ng buhay. Oh. Siya ngayon yung, advantage dun sa laro nila. So, humingi ng draw, yung kanya kalaban. Siya yung unang humingi ng draw, peace. Ngayon, yung kalaban niya, humingi ng peace. So, pumayag naman siya. Pero, ang kanyang ano, siyempre, may ano naman siya eh. Hindi naman basta ganun. Kailangan sabihin mo. Sabihin mo ikaw 'yung humingi ng draw, ikaw 'yung malapit ng matalo. Sabi mo sa taong bayan. Kumbaga, 'yung taong bayan din 'yung mga manonood eh. Oh, de humingi ng draw. Kumbaga, ako humingi ng peace, parang ganun 'yon. So, siyempre, pinagbigyan niya. Pero, yun nga, in a statement ng kanyang kalaban na yun, ng kanyang schoolmate, pinahayag sa mga manonood na ako ang humingi ng draw. Yun, ako ang humingi ng peace. Ganon. So, ganon lang sa buhay ng, gulong ng buhay ng tao. Tayo yung, sila yung nasa taas, tayo nasa baba. Pag umiikot ang gulong ng buhay, at sila naman yung nasa baba, tayo naman ang mamayagpag. Ganun po 'yon. Halimbawa no, ito yung mga politiko na nasa sila, sila yung nagpapatakbo ng buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ito ang mamamayang Pilipino nasa ilalim. Hindi naman habang panahon ang mamamayang Pilipino ay naghihirap, kailangan umangat din. So ikot ang gulong ng buhay, pwedeng bumaba ang mga corrupt government official sa ilalim. Tayo nasa ibabaw. Dahil tayo yung powerful. Yun po. Nakakomento ka lang po. So, go ahead, Sir Dado. Ituloy po natin. Hindi ako nakasingit nun eh. So, go ahead, Sir Dado. May pride pa ako nun eh. Kasi nung una, ako humingi ng draw. Ayaw niya. Sabi ko, ano draw na tayo? Kasi alanganin ako eh. Ayaw niya pagbigyan. Ilalaban pa, gusto ko manalo. Gusto maging champion. O di sige, nilaro ko. Umikot ang gulong. Tapos, yung bandang huli, delikado na yung plug niya, makukulong. Siya ngayon humingi ng akin. Sabi ko, parang ayoko eh. Parang ayoko eh. Umikot ang gulong. Kaya ngayon, sabi ko, sige, magdodraw tayo, pero for the record, lahat kayo witness. Ikaw ang humingi ng draw sa akin. Ibig sabihin, ikaw yung natatalo, hindi ako. Ang payag na kontrol, tinagkamayan kami. Co-champion kami. Kaya gusto ko yung Game of the Generals, ayaw ko ng chess. Kasi sa chess, pagka nilaro mo, mauna yung pawn. Bago lilitaw yung bishop, kabayo, rook, tsaka queen, di ba? Important player sa chess. Tama? Important. Yung pawn,
sacrifice pa, mauna mo. Putragis, taong bayan yun, pare. Taong bayan. Kaya ayoko ng chess. Ayoko ng chess. So, or sacrifice ang pawn. Sacrifice kayo eh. Pawn, sacrifice. Kaya gusto ko Game of the Generals. Tago yung player ko, tago yung player mo. Papasahin kita. Titignan ko, paano discarde mo. So, maganda, nag-iisip ka. Memory game, tapos napanalo ko tatlong pyesa in a tournament. Tatlong pyesa na lang ako. Nag-board champion ako ron. Ibig sabihin, na magkakalaban ng board number 3, ako yung pinaka-nanalo, champion. Board number 3 ako, tatlong pyesa ko, 11 ang kalaban. 11. 21 yung total na pyesa eh, 21. Namatay yung 10 niya, may 11 natira. Sa akin, 3 na lang natira. 18, patay. No? Para nakakita, nanalo ko. Kaya gustong-gusto ko yung laro na yan eh. Kasi kahit 3 na lang ang pyesa mo, 11 yung kalaban, overwhelming, na ipapanalo pa. No? Basta matrap mo lang yung plug eh, okay na yun eh. Mahanap mo lang kung saan lang yung plug eh. Eh, paano ko malalaman eh, 11 yung pyesa niya? Paano? So, yung hunch, yung playing it by hunch, tsaka yung analytical, and then yung logic, kaya gusto ko yung laro. Kaya gusto ko yung laro. And then, psychological, may bluff, etc., etc. And yun nga, yung position advantage is better than peace advantage. No? Dapat ganun yung atin. Position advantage. Nandun yung June 12, nandun yung dami ng tao, di ba? Nandun yung timing, position advantage kesa sa peace advantage. Sabi ko nga eh, de-declare sila ng Marcelo, ano'y sasagot natin? Alam na natin. Sinabi ko na, di ba? Tatlong pyesa lang natitira sa akin. Armed Forces of the Philippines, PNP, saka yung plak, taong bayan. Yun lang natitira. Pwede niyong ipanalo. Kahit overwhelming yung kalaban, pwede niyong ipanalo. So, it's just the right positioning, the right maneuver, and then understanding kung anong kartada ng kalaban mo, anong future na, anong intention niya, anong ginagawa niya. Balak niya pag-declare ng Marcelo, kaya nauna ka, iniisip mo na kung ano yung sasagot mo sa Marcelo niya. So, yun yung laro, Game of the Generals, hindi chess. Hindi ko sasacrifice yung etcetera, etcetera. Kaya kahit natitira na lang sa akin, tatlong pyesa, AFP, PNP, tsaka yung taong bayan, wala ko siya sacrifice. Pinoprotektan ko yung plug. Yung plug ko ngayon ang kikilos para ikulong yung plug niya. Di ba? Yung ganon. That in itself tells you kaya ganon yung mindset. No? Hindi pwede yung 1,000,000 lang tayo, 100,000, kikilos kayo, you're hoping for the best, kakampi yung armed forces. No! I'm telling you already, no. The armed forces will not. The only way na yung armed forces will turn the tide is when they see, shock and awe, you have millions of Filipinos declaring yung ano na yun, yung gusto nilang mangyari. Not even any person in government, not anyone in government, elected or appointed official, can stand na against the people of the Republic. The people of the Republic, nag-i-issue ka na ng recall order. Dine-terminate mo na yung presidente down the line. Terminated kayo na. Ayaw na namin sa inyo. Mga animal kayo. Ano yung ginawa sa amin? Yung pera namin eh. Ayaw kayo. Tigil na yan. And then, pinipili niyong palitan yung ano natin, employee handbook to favor you. Kayo, accepted kayo sa mga ginagawa niyong kagaguhan na nagdanako kayo sa kumpanya. Hindi pwede yun. Kilos ang board of directors doon. And that's what is normal sa private sector. Ikilos talaga yung board. Pinaprotektan yung asset eh. Tayo, anong gagawin natin? Ikilos ng taong bayan. Pinaprotektan natin ang
asset ng bansa tayo at yung interest natin sa future. Kung hindi, babagsak yung bansa natin. Iba so, sasabihin. Simplicity lang naman yung paano natin pakikita, di ba, Sir Dato? Simplicity lang. Social media lang. May nag-comment eh, Sir, panay dal-dal ka. Umaano ka na, mag-lead ka na. Putragis, mga ganong salita. Alay, eh, pagka magsasalita ng Conan, i-delete ko na lang. Mm. Eh, malam lang nga kayo, ilang beses na ina-explain nga eh, hindi nga pwedeng ganong bara-bara. Mm. Kung gusto nyo kayo magbara-bara, sige, subukan nyo, tignan ko, tatawanan ko kayo. Eh, galing na ako ng gere, si Metran, mm. si ano, Makanas, galing lahat ng gere, yan, yung mga suntalo, behind us, yung mga nagsisignify. Hindi nilaan yung kamay ko. Sira. Kinagat ako. Akala, pinakakain ko, loko-loko, pinakakain ko ng kamay ko. So, ayop ka. And then, yung ano, yung hindi pwedeng bara-bara. Kami galing combat nga kami, mga veterano na nga kami, iba nga dyan, matagal-tagal pa sa akin eh. Pero yung ano, we have our share of fighting. Na ayaw namin pumasok sa bitag, ayaw namin pumasok sa alanganin. Kami, lalabang kami, yung may ano naman, may konting air of success, no? Pwede kami mag-take life, pwede kami, sige, bahala na. Pero kahit pa paano, calculated yung ano, yung pwedeng manalo. Sabi ko siya, ayaw namin mag-sacrifice ng taong bayan. Ayaw namin mag-sacrifice ng tao namin, ng mga tropa. Kasi mga retired na yan. Pero if push comes to show, it need be, we can tell them, o sige, laban na, huling laban. O para sa bayan. Pero hangga't mare ayaw namin kasi nandiyan naman yung armed forces. Panahon ng armed forces na tsaka ng PNP to shine, to be part of history. If you are in the active service now ng armed forces tsaka ng PNP, it is your time to shine, to be part of history. Na in this time, you're writing the history of the country, rewriting it, no? Na it's a one, it's a two part. Part 3. Parang ganun. So, lahat yan magiging possible if yung taong bayan will show yung interest, involvement. So, kung hindi, good luck sa atin. Eh kami naman, pwede naman kami, optional, tumahimik na lang kami. Mm-hmm. Diba? Tama. Kami. Pero, may tinitindigan nga eh, kagaya nga, sabi nga nila, paano kami titindig? Ito na nga sinasabi ni Sir Dato. Wala na kayong excuse na hindi kami po pwede sa kalsada magsisigaw-sigaw. E narito kami sa abroad at kami hindi po pwede umuwi. So ito na nga yung brilliant mind ni Sir Dato. Kung gusto niyo talaga ipakita yung inyong adamdamin para sa inang bansa, eh ito na. Yung SOCMED nga. Wala na kayong dahilan na eh, 2 million lang yung nagdesisyon noong 1986. Paano naman kaming 40 plus million yung time na yun, di ba? 50 to 60 million yung population. So, wala na silang excuse ngayon para sabihin yung gano'n kasi pwede na lang ihayag para pamamagitan na sa SOCMED, di ba? Ano nga eh? May nagtanong Luke eh. Sir, saan ang venue? Sabihin nyo saan ang venue para makaprepare kami. Sir, saan ang venue para makauwi kami? Hingi kami na ano. Ang sagot ko, the venue is anywhere in the internet, in cyberspace. The venue is in SOCMED. The venue is kahit kumpeta ka, sa CR ka, sa workplace mo. That specific day, you can choose the time of the day. You be part of it, use your cell phone. You are in Bahrain, you are in Qatar, you are in UAE, in Spain, in London, in USA, in Florida, whatever, you are in Hong Kong, in China, Tawi-Tawi, Mindanao, Apari, anywhere, Sorsogon, use this. Sabihin nyo lang. Kasama pa kayo ng astronaut doon, lumipad na Apollo, pwede kayo mag-internet din doon. Sabihin nyo lang na, I am celebrating. So sabihin ko, eventually, kung ano yung salita,
And you can improve on it. Basta yung declaration number one yun natin. We are declaring our 120, I have to research on that, 126 year of independence. No? Free from corruption. Free from arrogant, incompetent, di ba? Free from injustice. Free from oppression. Imagine that. Strong words. Generic words. Declaration number one. Yun ang gusto ko makita sa inyo. 168 million cell phones registered. 87 million Filipinos with access sa SOCMED. Abe, ang matulong ninyo, kumbinsin ninyo kung kayo yung nasa barangay Talaingot o nandun kayo kung saan, natitinig nyo ko, sabihin nyo sa inyong mga kasama, o ganun, share. Wala akong ambisyon tumakbong presidente. Wala akong ambisyon na sumikat. Wala. Ang ambisyon ko, maituwid natin ang Pilipinas the right way. The right way. Let's make it a presidency for the future generation. Na madabasa nila sa history, once upon a time, yung generation nila, there was this Luke Sullivan, this Enrique, this Macanas, may Maharlika, may Sas, may mga key players, di ba? Yung mga naglalaro. Si Jojo, si Brothers Travelers, di ba? Pudinet, si Spencer Lacalle, etc. Lahat, sorry kung hindi ko nabanggit. No. Si BMR. Hindi man vlogger si yun si Miss Lorraine Badoy, si Ka Eric Sen. Lorraine Badoy, Ka Eric, sorry, no? Love you, Lorraine, love you. Love you, sino pa isa? O, kahit yung ano nga yung sa Armed Forces, Browner, Acorda. You are all part of it, di ba? You're all part of it. Writing the history. And you will be part of that history. That's a legacy to the future of generations of Filipinos. We will have 1,000 more years after the second coming. 1,000 years of reign ng ni Jesus, yung as per the Christian belief. No? Na yung 1,000 years, kung meron tayong bagong katawan, 1,000 years na mabuhay tayo, doon ako mag-volunteer presidente ng Pilipinas. Doon ako tatakbo. Walang ano doon walang corruption walang magnanakaw, walang droga kasi pugina niya lahat So sarap ang sarap tumakbo noon. Pero ngayon pa lang ayusin na natin, di ba? Doon ko ambisyon ni Guys, so 'yun. Atin muna nang puputulin ang video natin. Susunod na natin yung susunod na segment. So dito sinasabi nga niya, kung gusto niyo makipag-participate, may nagtatanong nga raw saan po ang venue? So, ang venue po dito sa social media. Kahit anong platform po, ihayag nyo sa June 12, Independence Day, kung ano yung tunay nyong nararamdaman. Kung ano yung tunay nyong sa loobin patungkol dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Napakasimple po. So, babalik naman kami ni Sir Dado, mga sabi niya, mag-start kami ng May. Pero mukhang mapapaga. Mapapaga yung aming mga interview o mga talakayan dito sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Yun po. So, mamaya po medyo meron tayong interviewin si Miss Niva ng London Channel. So, ating pong siyang i-interviewin at meron tayong mga tanong, mga kasagutan na gustong linawin dito kay Miss Niva. Okay guys, so maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, see you on my next vlog. I-interviewin ko po si Miss Niva. Nasa ano po siya? Nasa London. At kumustahin natin kung ano na ang kalalagayan ng mga Pilipino dun sa London. Salamat po! See you on my next vlog.